This is my family. Good morning. Papunta kami ngayon sa Heaton Centris. Actually, hindi ko alam kung saan yun, pero somewhere close to wala akong ways. Sabi mo ano mo na lang. Ano? Tinex mo na ba dito yun? Oo, tinex ko na dito. Tawag mo na. Pinag-isip ako kung bibili ako ng crib or ng swing. Kasi yung crib malamang hindi ko pa siya magagamit. Or baka hindi magamit talaga at all. Kasi nung bumili kami ng crib kay Jeya, hindi talaga nagamit ni Jeya kasi pinagtambakan lang ng mga kung ano-ano kasi nga ayaw ni Jeya doon. Tapos, lalo na siguro ngayon kasi magpapa-breastfeed ako, baka lalong hindi mahiga doon si Ju. Ang pinagbasehan ko kasi yung kay Ate Joyce kasi sabi niya, hinayang-hinayang daw talaga siya doon sa binili niyang crib. Buti na nga lang ngayon, pwede nang ibenta, diba? Kapag ka hindi na ginagamit, pwede nang i-post sa OLX. Kaya yun lang sabi niya, naku, ano, huwag ka nang bumili ng crib, sabi niya. Masikip lang daw sa space, lalo na daw dun sa lugar namin. Masikip lang, tapos tinambakan lang ng gamit yung kay Gianna, hindi naman din nila nagamit. Kaya sabi ko nga, baka mamaya ang ending ganun din. Baka magsisilang din ako. Tapos maganda rin, ako iniisip ko, kaya gusto ko ng swing. Kasi since wala naman akong karelyepo sa pag-alaga, kaming dalawa lang ni Jum malamang sa bahay, 'di ba, pag pumapasok si Jeya, para man lang kahit papaano meron akong magawa, 'di ba, na kampante ako na nandun lang siya sa swing. Yun ang inaano ko, kaya yun ang pupuntahan namin ngayon. Titingnan ko yung swing ko. Okay, sige. Tsaka maganda kasi yung review niya. Actually, nag-search na ako. Nag-research na ako. Parang yung Fisher Price na Snugga Bunny ba tawag? Basta yung swing ng Fisher Price, yun yung top choice pagdating sa baby swing. Kasi yung sa soothing, tsaka sa safety ng baby, kaya yun. Nakahanap ako online, kaya titingnan ko muna siya kapag okay, sige, go. Yun, sana hindi ko pagsisiyan to. Sana hindi natin pagsisiyan to, love. Pero feeling ko naman hindi. Feeling ko, kasi siya nga actually sabi niya, duyan nga daw. Duyan. Disaksak yun, love. Alam mo ba? Tapos pwede rin siyang battery operated. Alam niyo kung saan ako na-inspire? Nung nanood ako sa Connie Jolie nung nakaraang linggo, nakita ko yung swing ni Eduardo. Basta yung nung time na baby pa si newborn pa lang si Eduardo, nakita ko yung swing nila. Sabi ko, parang gusto ko yung ganun. Parang ang comfy-comfy ng baby. Hindi fussy. Tapos parang ang komportable tingnan. Kaya sabi ko, parang mas okay ito para at least kahit papano kapag-trabaho ako. Naghahanap ako ng mabibilan ng lampin, yung mura lang. Alam ko meron sa Baclarica, tsaka sa Divisoria, kaso parang hindi ko na kaya pumunta ng Divisoria. Ang gamit ko palang foundation ngayon na baka may magtanong, kasi ito rin yung gamit ko nung last na nag-makeup ako, nung nagpa-check up kami nung Saturday, yung Essence All About Matte. Maganda talaga siya. Kaya, hindi ko lang nasama nitong nung favorites ko, kasi parang ang dami ko ng favorites sa foundation, pero ngayong buwan, ngayong July ko yata isasama, kahit hindi ako masyadong nagme-makeup, pero if ever mag-makeup ako, ito yung ginagamit ko. Maganda diba, nakaka-blooming. Ano lang yan, hindi pa siya ganun ka. May something talaga din dun sa foundation na yun. Minsan, no, parang pagka nag-swatch ka, parang magkukulang ka sa coverage. Pero pag nasa face na siya, may ganung foundation. Pag nasa mukha ko na, parang iba yung, basta meron siya iba, may ibang X-factor. Dito na kami sa Centris. Anong mall to? Sa mall ba to? Heaton Centris. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. May HBC sila dito.
kaso hindi ako pwede. Naka-ban ako eh. Naka-makeup shopping ban. Dito kami sa Hapchan. Hapchan. Gusto ko basta sure ako. Gusto ko yung hakaw. Tsaka seafood with hindi pala kami pwedeng mag-dine-in kasi meron pala akong Skype interview. Hindi interview, parang Skype briefing. Kasi meron akong bagong project. Kaya kailangan makauwi kami ng before 2 o'clock kasi ano or sabi, ilauna na. Kailangan makauwi kami before alas 2 kasi na tatawagan ako. Ay, medyo malaking project yun, kaya kinakabahan ako kasi English na naman ito. Pero kaya pa rin. Masarap ba? Lasang tea. Lasang tea. Tea party. Pengen nga, patikin. Gusto yun. Hindi, titikim lang ako. Hindi ako mahilig sa tea eh. Grabe, ingay ng cart naman ng SM Hypermarket. Oops. Palaman. Bumili lang ako ng pang tinola, pang baon ni Jaya, kape, tinapay. Oh no, yung tinapay ko nadurog na. Oh no. Make out na lang pala namin yung sa Hapchan. Bango. Asan yung hakaw? Yun yung nakahiwalay. Ooh, mamere. I'm hungry. Time check. 1:30. Oh my gosh. Abot kaya kami? Kasi alas 2 ako tatawagan. Hindi ko pa nga na-check kung okay yung Skype ko sa laptop. Kasi hindi na ako gumagamit ng Skype. Sana hindi naman siya. Alam mo, iniisip ko sana ano siya. Parang half. Sana Pilipino siya. Pero hindi, para feeling ko hindi eh. Kasi apelido niya pang foreigner. Tapos, yun kasi yung magiging kausap ko mamaya. May na talaga ako sa ano. Okay ako sa English yung pagsusulat, pero pag yung nag-uusap na, although alam ko yung sabihin ko, minsan makutala ko, siguro ano lang, no? Practice lang siguro. Hindi kasi ako, ano. Anyway, andito kami sa EDSA, pa Quezon Ave kami. Nakuha na namin yung swing. Ito na pala, oh, ayan o. Ano? Bilib ako dun sa nagdala. Alam niyo ba, may dala ba siyang baby? Ilan taon yung bata? Parang masundo. Oo nga eh. Parang wala kong 1-year-old. May dala siyang baby. Tapos dala niya tong malaking box. Nakakabilib. Sabi nga ni Kits, paano kaya niya nabitbit? Eh, samantalang mabigat daw tong box. Kain tayo. Hakao from Hapchan. Ano? Sarap? Yeah. Bawang. Maroon na. Hinalo ko na. Bawang, tsaka yung chili. Okay. Huwag tumitirik yung mata mo. Ang sarap. Kaya sinabi yung hakaw ng kawin mo. Sarap to. Mahal nga lang. 104 na piraso. Pero... ay, 104. 4 na piraso. 104. Grabe ang traffic dito. Asa mata? UN? Ang traffic dito sa UN. Mas ginaway ko. Sa ano kasi kami dumaan? Sa Lacson, nagtahan. Tapos, Bodis. Schedule yung aking Skype call. Mga isang oras daw. Tingko nga muna tong pinamili ko. At na-traffic kami. Ang traffic. Grabe talaga dito sa Maynila. Tingnan natin kung kaya mo siya i-assemble. Let's see. Huh? Your schedule. Huh? Your schedule. Alright.
Hinga. And it's not working. Ayan na, love. Love, ito na. Love. Eye music. Gusto mo umiikot to? Ayan, umiikot pa yung monkeys. Aww. Aww. Ayan ang pinakamalakas. Ay, hindi pa. Ayun, anim. Anim na level. Yung pinakamahina, ito. Ba't ang lakas pa rin? Ayun. Medyo mabagal lang yung response. Second. Pangatlo. Pangapat. Yun ang pinakamalakas. Level 6. Nakakatakot naman yung level 6. Ano yun? I mean nature sounds. Pa. Uh-oh. Parang noise. Birds. Ay, nakaka-relax. Nice. Ah, pwede rin palitan, oh. Kung saan papunta yung... Yan. Nga. Ayan. Pagano naman. Galing! Nakakaantok yung sound. Feeling ko mas unang makakatulog yung nagbabantay. Nakakaantok yung sound. May nature sounds eh. This is it, pansit. Papa, huwag mo pagtatawanan. Pa. Hinihintay ko na lang yung tawag. Australian pa naman. Oh my gosh! Ito na. Hi, Miss Karen! I'm fine. How are you? Dito na si ate. Oh, na-excite! Successful yung aking briefing. Okay naman pala. Hindi naman pala mahirap intindihin yung Australian accent. Actually, okay nga yung ano niya eh. Accent na hindi ganun kahirap. Hindi yung, alright, Mike. Tuwa. Safety. Tawagan ko si Ate Joyce kasi papakita ako ito. Regarding pala dun sa project na sinasabi ko, malalaman niyo yung soon. Malamang by August. By August pala mag-start na ako. Na-excite ako kasi, ano to, kilalang product. Tapos ngayon lang sila maglalabas ng line, baby products, skincare line. Kaya, excited ako kasi isa si Ju sa mga unang makakatry. Kaya, I'm so excited! And I just can't have it. Grabe, ngayon pa lang ako nakakain. Ito yung binili namin, beef broccoli, tapos yung sweet and sour pork, and lumpiang Shanghai. Kain tayo! Meron na akong bouncer. Yung bouncer ni Gianna, bibigay daw ni ate sa akin. Kaya, sabi ko, etong swing dito sa baba, tapos yung bouncer sa taas. So, inisip ko doon, in-imagine ko na habang nag-film ako, kung kailangan kong gumawa ng video, at least... kasama ko si Julie, kumbaga meron akong paglalagyan sa kanya doon, tapos meron dito sa baba. Kasi feeling ko nga magko-co-sleep din kami, kasi nga magbe-breastfeed ako. Parang mas nakakapagod pa ko, ibabalik ko siya sa crib, tapos kukunin ko siya ulit para mag-breastfeed ako. So, ewan ko, tingnan natin. Tapos, ayan niyo, i-share ko sa inyo kung anong experience, kung ano. Pero, iniisip ko nga, sana hindi kami nagkamali. Sana... Pero anyway,
yun naman talaga, experience is the best teacher. Tingnan na lang natin kung anong magiging kalagayan. Balatan mo ha, isa lang? Okay na sa isa lang, apple? Isa pa. Ay, uminom ka ng gamot mo. Ipit mo yung gamot dyan lang. Ganito yung tinuro. Sinabi sa comment. Nanguya ka muna ng saging. Kaso mahal kasi yung saging. Tinilong sa grocery. Malalamog. Nguyain muna. At nanguya mo, lalagay mo sa gitna. Tapos sa kami swallow. Masusuka. Hindi, try mo lang muna. Papaya? Papaya. Tinry niyo sa papaya eh. Ano nangyari? First blood. Ano nangyari sa papaya? Nadawal ka lang. Ay, likot. Ay, likot-likot ng baby. Narinig yung ate. Ano nangyari? Narinig ate. Oo, nakarinig ng kutsara tinidor. Alam niyang kainan pag ano. Ay, gusto daw niyang, gusto mo apple, baby ko. Gusto mo apple, ang tigas ng chunk ko. Grabe. Grabe. Ay, ano nangyari? Ay, grabe. Naninigas. Pagkatapos kumain, usually ganyan din. Hindi mo napanood yung pangako sa'yo. Pinagising kita. Sige, na-sleep ka na. Ang kalat ng bahay namin. Anyway, we're gonna sleep now. Good night. Bukas na lang ulit. See you tomorrow. Bye! Kakawakan mo. Pakita mo yung likod ko. Sekreto lang natin. Sikreto lang natin yan. Okay lang mo makita ko sa YouTube. Hi! Ang ganda mo. Ay! Naku.